Sa Ibayong Dagat, siyam na individual arestado kaugnay ng bumagsak na tulay sa India at maraming lugar sa Ukraine. Walang kuryente matapos ang rocket attack ng Russia. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Siyam na individual ang inaresto dahil sa pagkakasangkot sa pagbagsak ng tulay sa India. Ilan sa kanila, mga empleyado ng kontraktor na nagsasaayos sa lumang tulay. Noong Linggo, bumagsak ito kung saan higit 140 individual ang nasawi. Sa ulat ng mga otoridad, mahigit 140 taon na ang tulay kung saan napigtas ang kable na sumusuporta rito. Maraming lugar sa Ukraine ang nawala ng supply ng kuryente matapos ang rocket attack ng Russia. Tinamaan ng Russian missiles ang electric substations, hydropower at heat generation facilities. Kasunod nito, magkakaroon ng schedule ng water interruption sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Aminado ang South Korean authorities na wala silang inilatag na panuntunan upang makontrol ang dagsa ng mga tao sa naganap na stampede sa isang Halloween party sa Itaewon District. Kasunod ng insidente, pansamantala munang isinara ang ilang tindahan at negosyo sa lugar bilang bahagi ng national mourning. Maging ang ilang concert at activities sa entertainment industry sa South Korea, kinansela. Isang memorial altar naman ang itinayo sa Central Seoul bilang pag-alala sa mga nasawi sa trahedya. Matatanda ang mahigit 150 ang nasawi sa naturang stampede. Pinangunahan ng isa sa pinakamatandang sementeryo sa Los Angeles ang selebrasyon ng taunang Dia de los Muertos o Day of the Dead. Hangong event sa tradisyon ng Mexico kung saan ginugunita at inaalala ang mga yumao. Ayon sa organizer ng aktibidad, ito ang pinakamalaking pagtitipon sa Estados Unidos na idinaraos sa araw ng mga patay. Joy Salamatin para sa Bayan.